Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Tunachim, everyone. So that's good morning in Korean. So why am I greeting you in Korean? Because karami ba naman yung mood nyo na hindi lang good morning yung sasabihin ko. So bukas, sabi ko naman magandang umaga o kaya ibang language. I-google ko lang yun. So what I realized with the past 3 days of me vlogging is that I always bring you to work. So that's just me introducing you to my world. And now that I established that already, I thought hindi ko na kayo laging dadalhin sa work ko. But show you other things like my interest. Kasi na-realize ko rin naman na nagpupunta tayo sa YouTube para mag-escape. Tapos dadalhin ko ulit kayo sa work. Kagabi, sobrang hectic ng schedule ko. To the point na 2 a.m. na ako nakapag-dinner. And I forgot to include that on my vlog. Buzzer beater tayo last time. So going back to that idea na I'm gonna share with you guys my interest. Bakit hindi ko nga pala ipakita sa inyo yung Spotify rap ko? Actually, ginawa rin to ni Adam yesterday and I forgot to include this on my vlog. So here it goes, papakita ko sa inyo yung Spotify rap ko. Connect muna tayo sa internet, wala pala sa internet. So it's already 10 a.m. and may call ako later, mga 10:30. Guys, share nyo naman din sa comment section down below kung ano yung nagulat kayo na song na included sa rap nyo. Ba't ito natunog? Yeah, kay Taiwan class. Puro Taiwan class. Top genre ko is pop. Pop. Korean OST, for sure. Kay Taiwan class. True enough. Kabisado ko itong kata to. Ito yung ano ko, 2019 music na pinapakinggan ko lagi. Ano to? I'm gonna say Red Wimps. Oh, Red Wimps talaga ako. So nung nagpunta ako sa Japan in 2019, pinapakinggan ko lang ito every single day. After ko mapanood yung Weathering With You. Well, actually hindi na ako na-shock na Red Wimps yung nasa top of my list and included yung Sigaho, which is yung sa Itaewon class. Kasi I remember when I've seen Itaewon class in March or April. Yeah. During those months, is paulit-ulit ko siyang piniplay. Like, naniligo ako, yun yung tumutugtog. Tapos, parang, sa work ko, tuwing downtime or I just need to work on graphics at hindi kailangan mag-edit ng video at hindi narinig yung audio, nagpiplay lang ako ng Radwimps and Itaewon class music. So, medyo din ako nagulat sa list ko. If you haven't seen Itaewon class and haven't heard of these playlists from Spotify, you should check them out. Radwimps is a solid band and you should listen to them. I really love their music, though I don't really understand Nihongo. Pero, ang ganda, ewan ko, may something about the melody and stuff that captures me. I really love them. Annyeonghaseyo, everyone! Habtulagago shippohati Kesoron nung jamno si malako. So, binalang ako lang yung memory kung bakit paulit-ulit ko siya pinakinggan dito sa 2020. So, apparently, naging obsessed ako with Itaewon class. So, I really like that series. So, let me know in the comments down below if you want me to throw a Vlogmas where I talk about all the series that I want, what I recommend, like movies I recommend. Well, I'm not claiming that I'm a professional with this field. It's just that I love those shows and share with you guys kung ba't ko siya gusto and ikaw, baka sakaling naghahanap ka ng show na may ganung theme. So, yeah, definitely, Itaewon class is the highlight of my 2020. At least for drama, because for comedy and sitcom, I'll definitely go for Big Bang Theory. So yeah, before we unbox again for today, I'd like to highlight one of the packages I want. Hindi talaga ako ma-online shop, so ewan ko, nakaka-happy pala talaga, very therapeutic pala siya, pero magastos, so I really don't recommend it. If it sparks joy and you feel like you deserve it and nag-work hard ka naman, so why not treat yourself? Bumili ako ng shoes sa Farfetch and I would like to show it to you, pero as I promised, gusto ko 2 weeks before I opened it. Besides, hindi ko naman na pwedeng ibalik to. Or kung pwede ko man ibalik, ewan ko, baka mas hassle pa. So hindi ko na ibabalik. Don't worry, in-alcohol ko na to. As in, malalang alcohol na. So there. So we will unbox one item from these packages. Galing no, parang hindi siya nababawasan. Nababawasan yan. Very quickly, let's share kung sino nanalo sa question of the day. Ang question lang natin is, favorite Christmas movie. So, what is your favorite Christmas movie? Literally, ngayon lang ako pipili kung sino yung nanalo. So, ngayon ko pala i-open yung mga result. Wow! We're getting 11 answers! Wow! Ang dami ngayon, ha? Ano ang favorite Christmas movie ko?
Hala, nakalimutan ko, may Tagalog eh. Yun yung, ano, si Julina, parang fairy siya. Si Julina yun eh, alam ko. Basta yung movie na yun, gustong-gusto ko yun kasi every time na mapapanood ko siya sa Cinema One bago magpasko, lagi akong nandun sa scene kung saan yung tatlong magkakapatid, pilay yung middle child, ang wish niya kay Julina is makalakad at makapagsapatos. So ganun lang kasimple kung ba't siya yung favorite movie ko. So now, piliin na natin kung sino yung may pinaka-okay na sagot. Wait, Love Actually? Christmas pala yun? 80% ng mga sagot nila, puro Home Alone. Yes, maganda nga yung Home Alone. We are choosing, sa kanina Home Alone, yung nauna nila na sumagot ng Home Alone, pero hindi naman to unahan. So feeling ko, kung pipiliin ko na lang talaga yung pinakaunang nagsabi ng Home Alone, feeling ko siya yung pinaka-enthusiastic na sagot, kasi yung Home Alone niya may exclamation point. Home Alone, all caps, with 3, oh, 5. Ay, hindi ako marunong magbilang. Hindi ako marunong magbilang. 4 lang yun. So I'm choosing Erica's. So we will share this now. Follow me. It's @RaffRose if you haven't. And participate to the question of the day. So may napili na ako kanina para naman mas mabilis tayo. So I'm choosing this kasi nakita nyo naka-paper siya. Nag-refill na rin ako ng alcohol para naman hindi kayo ma-OC. Nasang vodka. Ano pwede punitin ko lang to? Ay, pwede palang punitin lang oh. ASMR tayo. Hindi nga po ay nakikita natin ng isang bagay na hindi mawari. So siguro, no, sinasabi nyo, ano ba yung mga pinag-a-unbox ni Raf? Makikita nyo bukas kung ano difference nito. Parang ano siya, camera mount. Tapos, gusto ko ipakita sa inyo na pwede kong gumawa ng CCTV shot. So, nakita ko, ginawa na ni Adam yung shot. So, if you haven't seen Adam's vlog, you should check it out. Magigets nyo doon kung yung sinasabi kong CCTV shot for only 80 pesos. There you go, that's our product for today. Feeling ko yun yung fun sa online shop. There are things that you don't need but you will want because nakita mo. And ayan, nung nakita ko to, sabi ko, ay, gusto ko yan, bibili ako! So, see you again tomorrow, Vlogmas every day, here at By Raff Roads. So, thank you so much for staying. I really don't know how to end vlogs again. Bye, I guess! Bye! See you tomorrow, bye! I don't know. Ang sabi ko. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you want.